Awang-awa si Jesus sa mga tao, sa mga karaniwang tao sa Israel, na napakaraming dala nilang bigatin sa buhay, mga pabigat sa buhay, na dahil sa kanilang relihiyon. Bigatin yung mga religious leaders nila at pabigat ang mga turo sa kanila at pagtrato sa kanila. Kaya sa awa ni Jesus, ang kanyang defining ministry, ang napakahalaga niyang misyon, sabi niya sa Matthew 11:28-30, sa mga taong pagod na pagod sa kanilang relihiyon, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Siguro sa ulado nyo na ang verses na ito kasi lagi nating kinu-quote. Kasi ito talaga ang mission ni Jesus, pagbigay ng pahinga, kapahingahan. Kaya ito din dapat ang mission ng church. Ito ang mission ng mga mananampalataya, magbigay ng pahinga sa kapwa at sa sarili. Now, one heavy but really needless burden is what they call generational sin or generational curse. Lagi na lang pag mayroong nangyaring sakit sa'yo, siguro kasalanan niya na tatay mo. O pag kami nangyaring mga hindi magandang mabuti sa isang pamilya, sasabihin nila, generational sin kasi yan eh. Pinagdurusahan niya yung mga kasalanan lolo niyo. Yung iba tuloy, parang nagtatanong, ganun ba ang Diyos? Hindi naman ako gumawa ng kasalanan, yung lolo ko, bakit ako ang magdurusa? John 9 verses 1 up to 3. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya isang lalaking bulag mula pa nang ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking yan? Siya ba? O ang kanyang mga magulang?" So ayan na naman yung pananaw ng mga tao. Pag may nangyari sa iyong hindi maganda, kasalanan niya ng mga ninuno mo, kasalanan ng pamilya mo. Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag. Hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya." So itinuwid ni Jesus ang pananaw ng mga tao na kung walang dahil bulag yung lalaking yun, sinasabi nila, kasalanan ang dahilan niyan. Ang tanong lang nila, sino ang may kasalanan? Siya ba o ang kanyang mga ninuno? At sabi ni Jesus, none of the above. Hindi yun ang dahilan kung bakit siya bulag, may ibang dahilan. At yung ganyang uri ng pag-iisip, sakit yan ng mga relihiyoso. Yung pagkalumindol at may mga gumuhong building sa isang syudad, sasabihin nila, ay kasi may mga makasalanan dyan. So ano, dahil may mga makasalanan, idadami ng Diyos yung mga hindi? Dahil lang mayroong nakagawa ng ganitong offense, lahat na magdurusa? Pagka mayroong isang eroplano bumagsak, sabi niya, ay siguro mga may kasalanang laman yung eroplano. Paano naman yung hindi mga makasalanan? Laging ganyan ng mga tao, pagka bumaha sa isang lugar, maraming namatay, ang sisisihin ng religion 1, yung religion 2. Sasabila, kasi yung religion 2 nandyan eh. Marami silang tagasunod, meron silang religious practices. So nilunod ng Diyos lahat ng tao, both religion 2, religion 1, religion 4, religion 5, lahat na. Nagkakaroon tuloy ng pangit na imahe ng Diyos dahil sa ganung pananaw na pagdadamay-damay ng mga religious sa lahat ng tao pagka merong nagdusa. Basta laging ang may kasalanan nun, yung kalaban ng religion nila. Either relihiyoso rin, kaya lang kalaban ng religion nila, o hindi relihiyoso, makasalanan na pinagagalitan naman at itinatakwil ng religion nila. Laging iba ang sinisisi. Pero tama ba yun? Para rin, nagkasakit ka, dadalawin ka ng mga kapatiran sa church, tapos ibubulong sa'yo, mag-confess ka na, baka may kasalanan ka, siguradong may kasalanan ka, kaya nagkakaganyan ka. Ganyan nga ang ginawa ng mga kaibigan ni Job sa kanya. Ang dami-daming nangyaring dilubyo sa buhay ni Job, pero alam nating hindi siya makasalanan, hindi yun parusa. Pero pinipilit ng mga kaibigan niya na parusa yon, aminin na niya ang kasalanan niya para matigil na ang paghampas sa kanya ng langit. Maraming baluktot na isip dahil religyoso. Nakapag-aral lang ng 3 verses, alam na ang lahat at ginajudge na ang lahat. O nakapakinig lang kay ganito at ganon, nakabasa sa balutan ng tinapa, nakarinig sa ganong programa, yun na agad ang ipaglalaban. Mabuti sana kung nakakapagbigay pahinga, nakakapagpabait, nakakatulong. Paano ko nag-judge? Nang ko-condemn? Naninisi? Nagpapahirap ng dalahin ng mga hirap na nga? Sa pagpapatuloy, Ezekiel 18:20,
ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama. At ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid. At ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Sabi ng Contemporary English Version, only those who sin will be put to death. Children won't suffer for the sins of their parents, and parents won't suffer for the sins of their children. Good people will be rewarded for what they do, and evil people will be punished for what they do. So, kung sino daw ang may kasalanan, siya lang dapat ang magdusa. Siya lang dapat ang parusahan. Pero again, marami na namang application na ginagawa ang mga relihiyoso dito. Ang tinutinunong tatay na pastor, ang husay-husay sa paglilingkod, tapos meron siyang isang anak na dalagang biglang nagbuntis ng walang asawa, tatanggalin nung church yung pastor sa pagiging pastor dahil sa kasalanan ng kanyang anak. Mayroong mga pastor na ang mga anak nila ay lasenggo o drug addict o nakapatay o anuman, yung pastor na nanahimik sa kanyang ministry ang tatanggalin dahil ipagpipilitan nila yung katuroan na dapat pag pastor ka, perfect ang iyong household. Pag hindi mo na-lead ang iyong household, how can you lead the church? Ano ba nung klaseng pananaw yun? Of course, may mga ganong pananaw ng New Testament times pero hindi galing kay Jesus ang katuroan na yun. Marami tayong pinagdurusa dahil sa kasalanan ng iba o sa perceived kasalanan ng iba, kahit hindi talaga kasalanan, tingin lang natin kasalanan, pinagdurusa na natin ang lahat. Meron leader ng choir, yung anak niya nagkaroon ng ganito at ganyang issue, tatanggalin siya sa pagiging choir leader. Merong official ng church, tatanggalin dahil yung kanyang asawa ay nangalo niya. Eh, sa Bible nga, may mga propeta pa, yung asawa mismo nila nangalo niya, propeta pa rin sila. Pero napakalaking pabigat, pahirap ang ginagawa natin sa kapwa. Kaya tuloy, we really punish those who serve the Lord. We punish church workers rather than reward them because we make them answerable for every sin ng kapitbahay, ng kabarangay, ng kababayan nila. Tama ba yan? Sabi ng Ezekiel, kung sino lang ang may kasalanan, siya lang ang dapat magbayad. Ecclesiastes 12:14, for God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. So, ang Diyos ang magbibigay ng pataw na parusa, hindi ang tao. Ang Diyos ang magsasabi kung sino may kasalanan kasi alam niya ang lahat. Hindi niya kailangan ng investigasyon. Hindi niya kailangan ng witch hunt na ginagawa ng maraming churches. Yung nagmamanman sa mga kasalanan ng iba, nagre-report pa yung mga ahente nila sa pagmamanman, tapos ipapatawag ka ng kung sinong nagbabanal-banalang konseho, ililitising ka nila. Kala mo sila wala mga kasalanan din, hindi lang nga bisito. Pahirap ang ginagawa ng Pharisaic religiosity, ng law-based and legalistic religiosity. Kaya kung minsan, mabuti pa, huwag ka nalang mag-member ng church. Tahimik ang buhay mo. Kesa nagpunta ka doon, ginajudge ka ng lahat. Lingkod ka ng lingkod, donate ka ng donate. Tapos pag nagkasala ka, sisipain ka nila. Pag nagkasala yung pamilya mo, pati ikaw, tatanggalan ng ministry. Anong klaseng pakikito ngayon? Hindi yung Jesusness. Mosesness yun. Sometimes Paulness pa nga. Sometimes Jamesness. Pero hindi Jesusness. Kaya dapat lahat ng katuruan, salain kay Jesus. Kasi Jesus' name is the name above every name. Jesus is Lord of Lords and King of Kings. Dapat ang katuruan niya ang manaig at sa katuruan niya salain ang lahat ng mga ibang katuruan na paiiralin among the believers. God will bring every deed into judgment. So siya dapat, hindi tayo. Hindi dapat nagmi-meeting ang mga tao, huhusgahan, lilitisin ang mga may kasalanan, tapos hihiyain, ipupubliko, pagkatapos tatanggalin sa ministry, ang tawag nila discipline. Wala namang nakaka-recover sa ganyan. Yung sinasabi nila, i-re-restore, mamaya, after 2 or 3 weeks ng restoration, umaalis din dahan-dahan doon sa church. Kasi na-judge na sila. Things are never the same. Romans 14:12, so then, each of us will give an account of ourselves to God. Hindi to men. Hindi to committees. Hindi to an assembly. To God. Kasi God ang author of morality and correctness. So siya ang nakakaalam kung sino talaga nagkamali. At salamat na lang, mabait ang Diyos na yun. Na hindi siya nasisiyahan sa image na ibinigay sa kanya ng relihiyon sa Israel. Kaya ipinadala niya si Jesus para ituwid
ang mga pagkakamali sa pagpapakilala sa kanya ng relihiyon na masungit, magagalitin, mahilig magparusa, hindi nagpapatawad, mabilis na magmanakit ng mga nagkakasala. Ganun kasi ang maraming churches. Pero hindi ganun ang Diyos at hindi ganun si Jesus. Kaya mahalaga, bring Jesus back to Christianity. Kasi kuminsan, nalaman ng Christianity, legalism, laws, Moses, etc., 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 hindi si Jesus. So, each of us will give an account of ourselves to God. Kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Kaya talaga namang ang title ng pag-aaral natin, buntot mo, hila mo. Alam nga namang hilahin mo ang buntot ng iba at alam nga namang ipahila mo sa iba ang buntot mo. Huwag hilahin ang buntot ng iba. Huwag akuin ang kasalanan ng iba. Huwag saluhin ang kahihiyan na dapat yun lang merong ginawa ang mahiya. Usong-uso yan sa pamilya, yung kapatid, bumagsak sa school, ang nahihiya yung mga buong pamilya niya, pati hanggang pinsan. Usong-uso yan, merong isang babae na nagkaroon ng premarital pregnancy, hiyang-hiya yung magulang, hiyang-hiya yung mga kapatid, pati lola, kaya kulang na lang, itapon nila sa kumukulong lang is yung babaeng yun. Dahil nahiya sila, gusto nilang parusahan. At lalo pagka church member, at lalo pag active sa church at may ministry, meron kang isang anak na biglang naging dalagang ina, meron kang isang anak na nakabuntis ng kung kanino, hiyang-hiyang-hiyang-hiya ka, tatanggalin ka sa yung ministry o ikaw na yung magbibitayo. Samantalang, kung sino lang ang may gawa, siya lang dapat managot sa kanyang ginawa. Dahil lahat ng tao may kanya-kanyang free will. Bakit i-assign mo yan sa iba? So, hinihila natin ang buntot ng iba. Do not carry as personal burden the sins or the so-called sins, the religious burdens of others, even of family and friends. Kaya maraming religious condemnation na nangyayari. Maraming mga magulang dahil prominent sila sa church, kilala sila. Pagka nagkasala ang anak, imbes nilang tulungan, mahalin, tanggapin, gamutin, ang ginagawa nila, pinaparusahan nila publicly, itinitiwalag nila, itinatakwil nila para lang manatiling maganda ang image nila sa church. Pero they forget to be loving parents. Nagiging Pharisees sila. Marami nagtatanong niyan sa akin, ano po ang gagawin ko? Religious leader ako sa church, tapos yung anak ko ganito, yung anak ko ganyan. Ang lagi ko sinasabi, magpakamagulang ka na lang. Kung nanay ka, magpakananay ka. Tatay ka, magpakatatay ka. Bago ka magpakadikon, bago ka magpa-choir leader, magpakananay ka muna. Mahalin mo yung anak mo, tulungan mo, nagkamali, ikaw ang dumampot sa kanya, magtayo sa kanya, nagdurugoy kung magpaampat ng dugo, nasasaktan, nagugutom, nahihirapan, ikaw ang mag-alaga, ikaw ang nanay eh. Pero dahil sa relihiyon mo, itatakwil mo yung anak mo, titigasan mo ang iyong loob. Anong klasik relihiyon yan? Deuteronomy 24:16. Hindi dapat parusahan ang kamatayan ng mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng anak. Ni ang anak dahil sa krimeng nagawa ng magulang. Ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin. Yun naman ay sa mga issues na merong capital punishment or sins punishable by death noong unang panahon. Ezekiel 18:4, "For everyone belongs to me, the parent as well as the child, both alike belong to me. The one who sins is the one who will die." So bakit pinagdadamay-damay natin? Cruel kasi ang mga tao. Yung nagkamali yung isang tao, pati mga kapatid niya, kakantsawan ng lahat, pati yung mga magulang niya, hihiyain. Kaya tuloy, nagiging defensive yung magulang at yung mga kapatid, doon nagagalit sa dapat sana'y tulungan nila na nagkamali o na biktima o nagkasalang miyembro ng kanilang pamilya. Romans 14:20-22, "Do not destroy the work of God for the sake of food. All food is clean, but it is wrong for a person to eat anything that causes someone else to stumble. It is better not to eat meat or drink wine or do anything else that causes your brother or sister to fall." May issue dito ng pagkain. At sinasabi, kung na-offend yung mga sister mo o brother mo sa kinakain mo, although hindi naman na-offend ang Diyos, God declared all food to be clean through Jesus, eh mabuti pa huwag nalang kainan kung talagang hirap na siya at na-offend siya at nahihirapan ang kanyang loob. Pero ang totoo niyan, meron ding kabaligtaran na sinasabi ang verses na ito.
So whatever you believe about these things, keep between yourself and God. Blessed is the one who does not condemn himself by what he approves. At pag binasa pa natin yung mga ibang part ng teachings na ito sa Romans, sinasabing, kainin mo kung gusto mong kainin. Kasi dineclare na yan ng Diyos na clean. Si Pedro nga, ayaw niyang kumain ng mga, sabi niya, unclean na animals. Pero sabi ng voice from heaven, do not call unclean what I call clean. So, sabi ni Peter, ni Paul rather, kumain ka. Alangan naman mga kapatid na pag na-o-offend sila sa kinakain mo, di hindi mo kakainin. Okay, well and good. Paano kung hindi sila, pag na-o-offend sila na humihinga ka, di ka hinga? Paano pag na-o-offend sila na masaya ka, hindi ka magsasaya? So yung pagre-respeto sa offense ng iba, lagyan din natin ang hangganan. Kung OA na, ang dali-dali nilang ma-offend, ang dali-dali naman nilang ma-hurt, ang dali-dali naman nilang isipin na hindi mo dapat ginagawa ang ginagawa mo, pero hindi naman yung ipinagbabawal ng Diyos, lalo hindi ipinagbabawal ni Jesus, pasensya sila ma-offend. Alam nga namang isuspend ko ang happiness ko, ang aking joy, ang aking pleasure, dahil na-offend ka. Di tumingin ka sa iba, huwag kang tumingin sa akin. Pero hindi ako magpe-perform for you na para lang hindi ka ma-offend, hindi ko nakakainin yung gusto kong kainin, hindi ko nagagawin yung gusto kong gawin, hindi ko mamahalin yung gusto kong mahalin dahil ma-offend ka. Yan ang mga pahirap ng religion. Kaya, kumisan, imbes na maging reward na nag-join ka ng isang Christian or religious community, nagiging punishment . Sa yung matatalino, hindi sila nagjo-join. Kasi bilang magpe-pray na ako mag-isa, mag-aaral ako mag-isa, mananalangin ako mag-isa. Kasi hindi naman kaligtasan ang pag-join sa inyo. Bakit ko kailangan mag-join? Tapos pag nag-join ako, uusigin ninyo ako, babatuhin ninyo ako, iimbestigahan, huhusgahan, hahatulan, paparusahan, pati pamilya ko. Anong napala ako sa pag-join? Dapat magpakatalino yung churches . That we should reward people who come under the roof of the church. With love, with kindness, with goodness. Yes, with teaching. Yes, with discipline. Pero yung nasa lugar, hindi yung nakakasakit lang, nanghihiya lang for the image of the church. Kasi may mga churches naman, sobrang stricto, sobrang magtiwalag, sobrang mamalo. Para lang masabi ng mga tagalabas na, ay, malilinis sila, ay, stricto sila, ay, straight sila. Yun naman ay pang-image lang. Samantalang bawat isang member naman dyan, meron ding mga kanya-kanyang baho, hindi lang umaaling asaw at nalalaman ng iba. Everybody has a sin. No one is sinless. So sa verse 22, so whatever you believe about these things, sabi, keep them between yourself and God. Ibig sabihin, kung hindi ka naman naniniwala na kasalanan kainin yan, di kainin mo. Pero kung mabuti pa, kainin mo nalang in private para wala nang maraming issue. Pero kung pigilan ang sarili mo, because it is between you and God. It is according to your conscience. Surely, meron talaga mga hindi dapat gawin kasi masama, nakakasama sa kapwa. Pero may hangganan kung ano yung nakakasama sa kanya. Kasi yung offense niya should stop where my personal rights begin. And my personal rights should stop where your personal rights begin. Hindi ko pwedeng i-impose sa'yo yung rights ko, yung taste ko, yung beliefs ko. Kaya nga, God ang judge. So, huwag ipagbayad, huwag ipagmakahiya, huwag ikahiya ang kasalanan, kung kasalanan man yun, pagkakamali, o pagkukulang ng kapwa, ng kapamilya, ng kaibigan, ng kababayan at ng iba pang ka. Kung ang kapatid mo ay napakaraming ginagawang kabalbalan sa buhay pero ikaw wala, hindi ka dapat mahiya para doon. Siya ang mahiya para sa sarili niya. Kung hindi siya nahihiya, siya pang mas masarap ang tulog kesa sa'yo. Na ikaw na wala namang ginagawa, ikaw itong hiyang-hiya, ikaw yung nangangayaya at ikaw itong nangangalumata sa hiya. Hindi mo dapat saluhin ang kasalanan ng iba. Si Jesus ang sumalo nun. Ang krus ang sumalo ng kasalanan ng lahat. Hindi ikaw. So yung kasalanan ng tatay mo, ng nanay mo, ng anak mo, hindi mo kasalanan yun. Ang totoo, hindi mo dapat ikahiya kasi hindi naman ikong gumawa. At kung siyang gumawa ay hindi nahihiya, hindi mas tahimik ang buhay niya kaysa sa iyong nahihiya. At wala kang nang ginawa kundi mag-apologize. Wala kang nang ginawa kundi magtago dahil dyan. 1 Samuel 20:30. Nang marinig ang sinabi ni Jonathan, galit na galit niyang sinabi, ito yung tatay niyang si King Saul, isa kang suwail na anak. Ngayon ko natiyak, nakampi ka kay David. Hindi mo ba alam na inilalagay mo sa kahihiyan yung sarili, pati na rin ang iyong ina? Teka, bakit mo pati ina inilagay niya sa kahihiyan? Siguro yung sarili niya, kung talaga nakakahiya yung ginawa niya. Pero ba naman idinadamay nitong si Saul, yung nanay ni Jonathan, na sarili niyang asawa, na ina ng kanyang anak? Yan ang isang mga laki nating pagkakamali sa pamilya.
Pag kami nagkamali, sasabihin, ano nilang sasabihin ng tao tungkol sa amin? Ano, hindi ka namin pinalaki ng mabuti? Hindi ka namin tinuruan, etc. Ang iniisip na lang yung image nila sa labas, hindi yung, ba't kaya nagkaganito ang anak ko o kapatid ko o magulang ko? Ano kaya ang kailangan niya? Ano ang unmet need? Ano ang kanyang mga frustrations? Ano ang kanyang mga weaknesses? Imbes unawain natin yung pamilya natin, yung mahal natin sa buhay at nagmamahal sa atin, sasaktan natin siya for the sake of the audience, yung kapitbahay, yung barangay, yung churchmate, etc., etc. This unkind pagdadamay, imputation, is tribal. It is the cause of needless takwil and tiwalag. What do we mean tribal? Maraming katuruan at kautusan ng ancient Israel. Kautusan nila yon, katuruan nila yon, tradition nila yon, kasi noon ay tribo pa lang sila. Isang maliit na tribo trying to survive against all odds. At syempre, pagkailangan mag-survive ng isang pamilya, ng isang angkan o isang tribo, strict ang rules. Hindi ka pwede magpakasal sa hindi nating katribo. Kasi ma-endanger ang ating security, pati ang ating genetic pool. Hindi ka pwede makipagkaibigan kaya ganun at kaya ganyan, kasi baka ispiya yan at tayo ay mapasok ng mga kalaban. Hindi ka pwedeng gumanito, hindi ka pwedeng gumanyan, huwag mo itong kainin, dahil baka ka magkasakit, mamatay tayong lahat, kukunti pa naman tayo. Ganon, yung tribal. Pagka mayroong isang nagkasala, kailangan batuhin niya hanggang mamatay para matakot lahat ang iba na huwag sumunod sa kasalanan na yon, para ma-preserve ang security ng tribe. So maraming rules and laws ng Israel, tribal, kasi lang tribo sila. Kasi lang insecure sila. Kasi lang hindi pa malino kung may bayan sila, may boundary, may lupa, merong lupain, may territory. Pero nung panahon ni Jesus, ang lino na ng territory nila, may malino na silang cultural heritage, identity, nationhood. Hindi na sila tribe nation na. Jesus relaxed many of those tribal laws. Kasi hindi na bagay sa panahon nila, hindi na relevant. Kaya napakaraming ganung pagbabago sa bawat lipunan pag pinag-aralan natin. Katulad natin noon, mayroong bumalita na chismis lang pala na yung code of Kalantiaw. Yun eh, coded ang mga behavior nila, yung papakain ka sa buhaya, ilulubog mo ang kamay mo sa kumukulong tubig, kunin yung bato sa loob ng tubig na yun kung talagang wala kang kasalanan, etc., etc. Napaka-harsh. Kasi naman, nung unang panahon pa yon, or supposedly, nung unang panahon pa yon, kung totoo nga yung code of Kalantiaw na yan. But the point is this, bawat kabihasnan, may mga batas yan na bagay sa level of civilization, sa level of civility, sa level of development. At maraming batas ang Israel bagay sa mga tribong trying to survive. So, yung ganyang pagdadamay-damay, that is very tribal. Para lang makontrol ang society, para matiyak nila ang kanilang kaligtasan, at ang kanilang pagdami, at ang kanilang pagyaman. Romans 14:10. Ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. So saan daw tayo haharap? Sa hukuman ng Diyos. Bakit maraming hukuman ng tao na hinaharap tayo? Kinakalkal ang buhay natin, pinag-uusapan, hinihiya tayo, dinidisiplina tayo, binibigyan tayo ng sari-sari mga parusa. Bakit? Diyos ba sila? Malinaw dapat yun. Huwag tayong mag-Diyos-Diyosan kasi tayo'y haharap sa Diyos. Huwag ding angkinin ang luwalhati ng iba ha, o ng ibang kapatid, kaibigan, kababayan. Kung hindi natin aangkinin ang kahihiya ng kapwa, huwag din natin angkinin ang karangalan nila. Hindi yung proud ka dahil ang binibining kang kungan ay kapatid ng pinsan ng office mate mo. Yung nakikisali ka sa kanyang kaluwalhatian. Huwag ka rin sasali sa kaluwalhatian kung hindi sa'yo. Kung ayaw mong sumali sa kahihiyan, kung hindi sa'yo yung kahihiyan na yon. May kasabihan ng mga Arabo, a bald woman takes pride in her cousin's hair. Huwag niyo ipinagmamalaki mo buhok ng may buhok. Yung sarili mong buhok ang asikasuhin mo. Galatians 6:4, suriin ang bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag niyang ihambing pa yon sa gawa ng iba. Ang linaw naman. Kaya kapatid mo yan, churchmate mo yan, kabarangay, kaprobinsya, karegion, yung gawa niya kanya, hindi sa'yo.
Personal yan. Hindi regional. Hindi yung sobrang na naman tayo napaka-regionalistic. May ka-region lang tayo na lumalaban sa isang beauty contest. Kahit na mukhang kaldero, siya ang gusto nating manalo. Samantalan yung isa naman na mukhang kawali na galing sa kabilang region, pinipintasan natin. Dahil lang ibang region siya. Ang bawat buntot, ang may-ari, ang hihila. Huwag ding ipahila sa iba ang iyong buntot, ang iyong sense of morality, ang iyong baggage. Kung na-o-offend ka sa ibang bagay, ikaw na lang ma-offend. Huwag mo nang idama yung iba. Kung ayaw mo ng ganitong pagkain, ikaw na lang huwag kumain. Huwag mong idama yung iba. Kung ganito ang gusto mong kastrikto sa iyong religious life, i-impose mo sa sarili mo. Huwag sa iba. Kung ganito ang gusto mong isuot, yun ang isuot mo. Ba't pinapakialaman mo ang suot ng iba? Ang daming religious people are religious bullies. Yung paniniwala nila, ipapataw nila sa iba. Yung interpretation nila, pipilitin nilang yun din ang interpretation ng iba. At yung taste nila, pipilitin nilang yun din ang taste ng iba. Hindi ganun si Jesus. Ganun ang mga Pharisees. Romans 14:13, huwag na tayong humatol sa isa't isa. Huwag rin tayong maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating kapatid. Pero again, kung napakadali mo namang matisod, wala akong ginagawa, natitisod ka pa rin, eh kasalanan mo na yan. Kailangan naman yung pag-iingat ko para huwag ka matisod, eh nasa lugar din. Hindi yung hindi na ako huminga, hindi na ako sumaya, hindi na ako kumain, hindi na ako gumalaw, para lang huwag ka matisod, hindi na rin yun Jesusness. Romans 14:19, kaya't lagi nating pagsikapang gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapalakas sa isa't isa. Akuin natin ang ating pagkukulang, kasalanan, mali at mga pagkakamali. Huwag nating isisi sa iba. Si Jonah sa chapter 1 verse 12, dahil may bagyo na siya ang dahilan at yung kanilang barkong sinasakyan halos lumubog, sabi niya, ihagis niyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganito kalakas sa bagyo, sagot niya. So, inaari niya, inaangkin niya ang pananagutan niya. Huwag isisi sa iba ang dapat ay isisi sa sarili mo lamang. Ezekiel 33:6, ngunit kung hindi hinipan ng bantay ang trompeta pagkakita niya sa mga sasalakay at may napatay sa kanyang kababayaan, ito ay pananagutan niya. Kanya-kanyang pananagutan. Romans 14:12, so then, each of us will give an account of ourselves to God. So, kanya-kanya daw tayong magsusulit kanino? Sa Diyos. Hindi sa committee, hindi sa kapwa-tao, hindi sa religious leader, sa Diyos. Psalm 19:12, but who can discern their own errors? Forgive my hidden faults. Walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. At yun ang dapat natin i-develop. Ang punahin natin ay ating kamalian, hindi ang kamalian ng iba. Ang ituwid natin ay ang ating kamalian, huwag nating piliting ituwid ang iba dahil malay naman nating mali pala tayo sa pagpaparatang na mali sila, yung pala tayo ang mali. So, buntot mo, hilahin mo. Huwag mong hilahin ang buntot ng iba at huwag mong ipahila sa iba ang sarili mong buntot. I-apply yan sa lahat ng areas of our lives para tahimik ang buhay, lalong-lalo sa church life at sa family life. Tandaan, lahat tayo, bawat isa, individually, will give an account to God. Tayo lang ang mananagot sa sarili natin mga ginawang tama at mali. Hindi ang ating kapwa, kahit pa nga magulang natin, kahit pa nga anak natin, kahit pa nga kapatid o asawa o kaibigan o kabarangay. Liban na lang, magulang ka, hindi ka talaga nagturo, eh responsibility mo yan, may pananagutan ka. Pero matapos ka magturo, ayaw pa rin niya sumunod, hindi pa rin siya sumusunod, hindi siya makasunod, eh labas ka na doon. Pananagutan na niya yon. Hindi na ikaw ang dapat sisihin. Remember, kung talagang nagturo ka na. Kaya dapat tayo, gawin natin ang mga duty sa isa't isa. Pero matapos natin gawin yon, hindi na natin pananagutan. Kahit sa church, preacher ka, teacher ka, Bible study leader ka, turo ka ng turo ng tama. Ngayon, yung mga ibang umaattend, hindi nila yun nasusunod lahat o hindi nila nasusunod ang marami o hindi nila nasusunod at all. Kasalanan mo ba yun? Sila ang namimili na sundin nyo, no? Hindi. Hindi ikaw. Kung nagturo kang mabuti, malinaw, at hindi pa rin nila sinunod, sila na ang mananagot, hindi ikaw.
Pero kung hindi ka mahusay magturo, hindi malinaw ang gulo-gulo, eh pananagutan mo yung pagkakamali nilang ginawa na bunga ng iyong maling pagtuturo. So kung nagtuturo tayo ng mga kabanalan, kabutihan, kagandahang loob, matapos nating magturo, huwag na tayong magmanman sa mga tao kung sinusunod nila. Huwag na tayong mag-espiya. Huwag na tayong magparusa kung hindi nila sinusunod. Kasi sinabi mo na ang tama, nasa kamay na niya yon. The ball is in his court or her court. Wala na yun sa'yo. Ganon din ang payo. Nagpayo ka, ang ganda-ganda ng payo mo, eh hindi naman sinunod. O kalahati lang ang sinunod, hindi mo yun pananagutan. Pananagutan niya yon. At huwag mo rin siyang pagalitan na hindi siya sumunod sa payo mo. Yung payo naman natin, pagbibigay lang ng option sa kapwa ng pwede nila mga ibang maisip at magawa, pero hindi yung dapat itratong utos ng counselor na dapat masunod. Sobrang marami tayong panghihimasok paglabas sa mga boundaries na ibinigay ng Diyos para sa atin. At isa dyan, yung paghila ng buntot ng iba at pagpapahila sa iba sa ating sariling buntot. Lumagay tayo sa lugar. God is God of order. Creation runs in perfect order and harmony. Lumagay tayo sa tama. Huwag tayong lumampas. Pagbulay-bulayan, pag-isipan, i-apply sa buhay pamilya, sa buhay church, sa buhay ng lipunan. God bless us all.